Nakikialam ka ba sa Pilipinas? Anong alam mo? Sa tingin mo, may pagbabago ba? Ilan lamang ito ang problema ng Pilipinas? Corruption, poverty, failed policies. What can we do to fix this corrupt culture? Democracy or democrazy? Democracy is not related with development. It does not assure social welfare's improvement. It is an instrument that ensures competition among countries' leadership. It is not driven by performance, it is driven by patronage and loyalty. Leaders rule by the virtue of their personal appeal. They rule by authority. They remain in office by buying loyalty. They create failed policies that open chance to collect bribes. A source of corruption in governance, an incentive to govern for plunder. What can we do to fix this corrupt culture? We must discover the legitimate rule of the state. We must leaders are not patrons. We must understand that they are civil servants. And that they are responsible to the welfare of the society. Ang Pilipinas ay malaya na sa kamay ng mga Kastila noong 12 ng Hunyo, 1898. At ipinagmamalaki makalipas ang mahigit 100 taon ay isa na itong ganap na demokrasya. Hindi nito lubos na nalalasap ang mabiyaya na pangako ng demokrasya na tinatamasa ng mga bansang pinamahalaan ng ganito. Marahil ito ay dahil sa kabila ng pagkakaroon ng mga demokratikong mga proseso. Patuloy na atin ang Pilipinas ng mga mapangaping kaisipan na minana natin sa mahigit 300 taon sa ilalim ng pananakop at paniningil ng mga Kastila. Patuloy na itinuturing ng Pilipino ang sarili bilang alipin na umaasa lamang sa mga grasya ng kanyang pamahalang hari na kanyang patron. Parang umuupang magsasaka sa kanyang Panginoong may lupa. Kahit na may kapangyarihang pumili sa eleksyon, pamantayan pa rin ng Pilipino ang piliin ang kanyang patron. Hindi yata lubos na naiintindihan ng Pilipino na sa demokrasya, siya ang makapangyarihan. May soberanya. Sa kanya nakasalalay ang pananatili o hindi na sinumang nasa pamahalaan. Siya ang magpapasya ayon sa kanilang ipinapakitang sigasi na paninilbihan kung karapat-dapat na nabili sa pwesto. Hanggang hindi tuluyang lumaya ang Pilipino sa mapangaping kaisipan, hindi tunay na demokrasya ang sistema ng pamamahala ng Pilipinas. Ikaw, bilang isang mamamayan, ano ang palagay mo? So good morning po, we are the interviewers coming from the Central Mindanao Colleges. So I think we're on Bisaya po tayo ngayon. So here's our following questions. So based po sa naging experience nyo dito sa daan, ano po ba ang masasabi nyo about the sa mga drivers na anang hindi nagapalo sa rules? Siguro yung mga drivers na hindi nagapalo ng rules. Siguro yung mga driver na hindi naka-seminar. Kasi dapat pag mag-pan ka ng kuan ng load dito sa kuan at moron traffic, dapat kuan ka na naka-seminar ka. Pag katagaan nila og kuan ka ng makakuan authorized gud makabiyahe para kung in case na dapon ka nakaipakita. Okay. Yeah, good morning. Unsay mong based on your experience nga naging intern ka diri sa mga dalan, unsay mong nakita ang mga attitude sa mga drivers nga wala gud nagapatuo? Sa kuang nabantayan ko diri. Labi na kaning sa slow moving ang mga driver yay dumulo. Yeah, pero sige siya sila kay reklamo. Na po yung mga attitudes nga ginapakita nga ginasiplatan ka na. Wala, yapon. Kanang hindi mo pa ito, mo gaya ko ulo. Mura ko rin mga, kanang yung sakuton mo kayo ba? So, si tahon ni mo, sila pa yung sakuton. So, mura yapon siya, democrazy yun, no? Okay. Sige, thank you.
Sir, hello. Good morning. Good morning. Sir, ano po ba yung trabaho? Name nyo pala? Pangalan ko, Rogelio Misicula Jr. Ano po yung trabaho ninyo? Proprietor ako. Mayari ng multi-building services dito sa Lapu-Lapu City. Poblasyon ng Kidapawan City. Sir, nabanggit po ni ma'am kanina na kayo po yung president ng Rotaract. Ano po ba yung Rotaract? The Rotaract Club of Metro Kidapawan, under sponsored by the Rotary Club of Metro Kidapawan and also with the Rotary International. Actually, we call Rotaract because it's Rotary in action. So we are some like young professionals dito sa Kidapawan City to serve a non-profitable organization po na willing po to help other people in terms of service and leadership. Based on experience working at a president as a president of Rotaract, how can you say that we still democracy? Sa ngayon, actually, medyo magulo talaga ang nasa loob ng gobyerno. Kasi kung pag-uusapan natin, hindi talaga maiwasan yung sinasabi natin corruption, parang ganun, o yung walang tamang sistema pang gobyerno. So, sinasabi natin democracy kasi walang tamang sistema at proseso. Like, kung may mga kaso-kaso, kailangan pa na due process at may mga kaso talaga na hindi na-resolve. And yung mismo nasa loob ng gobyerno, like sa LGU, sila yung mismo talaga minsan hindi nagpa-follow ng mga instructions and protocol nito sa atin. Ay, hello po ma'am. Ano po yung name ninyo? Ako si Miss Anita Mayo po. Anita Mayo. Ano po yung trabaho ninyo? Dito sa shop is ako yung marketing manager. Wow. Marketing manager. Question? Hi ma'am. Para sa iyo po ma'am, ano po ba yung mga platforma na di natupad na mga na tumatakbo ngayon sa atin? Based sa ako ang experience no sa presidential election during kasi sa Maynila ako bumoto ng time na yun. That time na remember ko, sabi niya na kasi estudyante ako ng time na yun, talagang bibigyan daw kami niya ng trabaho. At syempre expected na ng mga college student that time na dapat talaga. During those times hopeful kami, but after that so sad to say na may mga nangyayari sa government na minsan parang, diba, makakasyon tayo, bakit ganyan? So, still, hanggang ngayon, ma'am, ano po ba yung course niyo? Education. Education. Graduate po kayo? Undergrad ako ng education, hindi ko siya dinapos. So ilang beses po kayo nakaboto na sa presidential election? Pang-apat. So within 4 years, na-experience mo yung mga politicians which is may mga platform na na mga malalim pero hindi pa na natupad. Okay. Do you believe that we're still in democracy or under democracy? Okay. We Filipino believe na may democracy talaga. But yung sa sistema natin sa ngayon under Philippine government, still masasabi nating democracy, di ba? Kasi may mga hindi tayo napagsang-ayunan tungkol sa mga under system nila, di ba? More on, nakapokus tayo dun sa mga kapalpakan nila, di ba? Tapos ay, kaya sulod! Mga disagreement natin. Tapos yung mga batas na minsan hindi natin maintindihan kasi ang dami-dami nilang gumagawa ng batas ni hindi naman nasunod. Sorry. Okay, thank you ma'am. Welcome! Kasama sa ating pribilehiyo ang maghalal ng pinuno. Ngunit, may mga tao na sinasamantala ang kalayaan ito para makaupo sa gobyerno. Pag sumapit ang eleksyon, mainit pa sa tag-init ang labanan ng mga politiko, nagsisiraan, nagpapatayan. Maging ang mga magluluko na nagtutunggalingan sa politika ay nakakalimutan na iisa ang lubong na nanalig sa kanilang ugat.
Ang kandidato ay gumagamit ng mga illegal na paraan para akitin gaya ng binabayaran sila ng pera o ibang bagay. Ang nakakapagtataka, ang ginagastos ng mga kandidato ay mas malaki ng ilang beses sa makukuhang sweldo pag nanalo sila. Yan ay dahil pag nasa gobyerno ka, ay hawak mo ang kamay ng bayan. Pwede kang magpayaman habang nasa posisyon, habang ang masa ay patuloy na naghihirap. Ang Pilipinas ay demokratikong bansa, ngunit ang nagbigay ng kalayaan nito ay hindi lamang nagagamit sa kabutihan at kaunlaran ng bansa. Ito ay nagagamit din sa personal na interes ng mamamayan at may kapangyarihan sa Pilipinas. Halimbawa ng mga sakim na taong ito ay ang mga opisyal na dapat ay nangunguna sa pagiging modelo ng mga Pilipino kung paano gamitin ang kalayaang ipinalik sa atin ng mamamayan ng mahusay. Sila pa ang mga taong nangunguna sa pagkamkam sa kapan ng bayan. Sila ay namomotivate di dahil gusto nilang mapaunlad ang welfare ng mga Pilipino, kundi mapatagal pa sa kanila ang kanilang pwesto. Pagkatapos nating matamasa ang demokrasya, madalas nating naiisip, bakit kaya naghihirap pa rin ang ating bayan sa kabila ng mga grasya na ibigay ang demokrasya? Dahil ito sa mga taong kasarinlan lamang ang iniisip. Totoo ngang ang madla ang magdidesisyon kung sino man ang dapat na umupo sa ating gobyerno. Ngunit, karamihan sa mga ito'y binuboto na kaagad ang kanilang patron. Madalas ay binabase sa pagiging sikat, yaman at makapangyarihan ng isang tao ang karapatan nito makaupo sa gobyerno. Iniisip kasi ng karamihan na ang mga taong may katangian ganito ay maglalaan at magbibigay ng maraming bagay upang makabuti sa kanilang mga buhay. Bagaman, marami ang mga taong sa ating gobyerno. Sindami din nila ang mga taong sakim sa pera at pagnanakaw ng pondo ng bansa. Marahil ay di natin alam ang tunay na kahulugan ng demokrasya. O di kay di natin matanggap na may limitasyon ng demokrasya. Ang demokrasya ay parang kalikasan. Pag di natin inaalagaan o inaabuso ay masisira. Tayo rin ang kawawa sa huli. Siguro ito nga ang pribilehiyo ng demokrasya. Malaya tayong piliin ang gusto nating paniwalaan. Pero sana hindi lang natin ito tingnan sa isang anggo. Hindi pa tapos ang paglilitis pero hinatulan na kaagad natin sila ng guilty. Iba't ibang mga paratang ang pinaukol sa pamahalaan na sa tingin ko walang sapat na dahilan. Nabigyan tayo ng lakas, demokrasya, upang magsalita. Isiwalat ang lahat, pero hindi ilagay ang batas sa ating mga kamay dahil may mga batas tayong sinusunod. Sana hindi na lang ito ginawa, kung sa huli, hindi din ito pakikinggan. Kung people power ang sagot ng karamihan sa atin para sa pagbabago, bakit hindi natin simulan sa ating mga sarili? Kadalasan, mas marami tayong reklamo kaysa sa gawa. Isisi sa iba ang ating paghihirap na tayo din ang may gawa. Ginagamit natin ang demokrasya para itago ang sarili nating pagkakamali at nang sa gayon matuunan ng pansin ang pagkakamali ng iba. The voice of the people believes that the Philippines still under democracy but acting democracy. Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Demokratiko pa ba ang ating bansa kung saan mamamayan walang magawa ang bawat Pilipino ay nagtutusan. Hirap umangon sa kanilang problema. Sa bawat opisyal na kurakot, sarili lamang ang inaalagaan. Paano na ang bansang minamahal? Paano na ang hirap ng mamayan? Huwag matakot, lumaban para sa tama. Nasa ating kamay ang kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng demokrasya. Walang makakapigil maging sino ka man. Humili ng panig at ika'y manindigan. At huwag matakot kung may paglalaban.
isipin mo na lang ito'y para sa bayan. Bilang bayan, huwag natin ito kalimutan. Bansang Pilipinas, may demokrasya ba? Nananaig nga ba tunay nitong diwa? Tayo'y kaya'y mali sa pag-aakala? Sa ating iniisip, ito'y demokrasya. Ang nakararami ang dapat masunod ng pagkakapantay makamit ng lugod. Ang mga pinuno ang nagiging tuod. Sariling iniisip, itunay nalulunod. Maging patas tayo sa ating mga gawa at huwag pairalin gawaing masama. Maging tapat tayo sa sariling bansa nang hindi mauwi sa sisi at luksa. Tunay na esensya dapat isa buhay. Demokrasya natin, hindi pato patay. Ating kasaysayan, bigyan natin kulay at umasa tayong hindi nasasablay. Sa hitik na yaman itong kalikasan, hindi magugutom, hindi makukulang. Pilipinas na ina ng mamamayan, kumakandili nga sa buting kandungan. Ang mga dagat at kailaliman, saganang pagkait mga pangisdaan. Ang lalim na tubig na asul sa kulay ay siyang panlinis sa lupang katawan. Ang mga gubat na hitik sa bunga, ipantawid gutom sa kalam ng bituka. At pati hayop sa dulong kabila, nabubusog din at nagpapakasawa. Ang mga lupa sa lunti ang bukid ay pakikinabangan kapag pinilit. Magtanim lamang ng palay o mais at tiyak na kakain sa oras na hipit. Mahalin ang bayan saan man pumunta, ipagtanggol nga sa dayuhang bansa. Ibiging mabuti at maging malaya upang manatili ang inang dakila. Ang tula ay alay sa mahal na bansa, pagkat ako'y kanyang inaaruga. Itong Pilipinas na bayan ko't ina, mamahalin ko saan man pumunta. Pilipinas, ikaw ang aking bansa.